Kaso tiis, pogi lang muna tayo. Tiis ganda lang muna tayo. I-comment nyo na lang ang suporta ninyo. I-tweet ninyo ang suporta ninyo para sa favorite team ninyo. Here we go. Game number 3. Esmeralda Ling for the side of Blacklist. Popol and Kupa Estes. Si The Queen pa rin ang tina-target ng NXP. Jawhead. Together with the Esmeralda. By the way, Esmeralda, napakagandang ng respect ban mula sa Blacklist International. Ano kaya yung first pick ngayon ng Blacklist? Walang Popol, walang Estes, walang Matilda. Rafaela ang natitira para kay Madam Venus. But yeah, Bakito is indeed available. Don't wanna give that out. Grabe, lahat, no? Or Phobius. Phobius. Phobius ba? Phobius. Obviously. Obviously. Obvious nga. Oo. Phobius naman. Priority pick for Blacklist International. Sinong gagamit ito? Si Edward? I think so. And then NXP, pwede silang kumuha ngayon ng Lunox. Huwag na lang ibigay sa Blacklist kasi pag nawala yung Esmeralda and Lunox altogether, ang hirap ng patayin ng isang Phobius. Oo nga eh. Wala. Sino pa ba pwedeng ipang-counter sa Phobius bukod sa Esme? Meron na mga teams na nakikita nagka-carry. May carry. Sabi, nanood kasi yun ang stream ko siguro. Kasabay kong manood yata. Actually, ikaw yung nakita ko nun. Ng carry? Oo. Kaya ka nasabi. Oo. Pwede kasi ano eh, true damage eh. Doon nag-aaral din ako, pinanood ko yung stream naman yun. Nakita ko nakaka-deal ng damage si Carry. Pero namamatay kasi siya lagi. Oo. Pero na-realize ko, nakakabawas pala. May potential, may potential. Baka pag pinahawak mo sa hindi matanda, pwede. Ngayon, pag may nag-carry dito sa MPL, alam nyo na saan nanood. Oo. Alam nyo na. Alam nyo na. Diba? Manjin Paldas. Marks Manjin. Alam nyo na. Sige, going back to the game, Ruby Prior. Wow, Ruby, first pick for NXP. Ayaw nilang maubusan ng mga magandang mga side lanes. And Alice, proven to be one of the good heroes para sa NXP kasi dalawa yung na-achieve niya. Una, binibigyan nila ng comfort si Hesa. Pangalawa, tinatanggalan nila ng comfort si Oheb. Oh well. Butters? May question ako sa utak ko ngayon na bumabagabag sa akin. Ano yun? Natatanong ko kayong dalawa. Given na hindi masyadong nag-a-assassin yung Blacklist International and yung Ruby kasi malakas siya mag-control ng mga assassins eh. Talagang yung mga stuns niya, yung hatak niya. Do you think for NXPE, this is the best pick for them? Or generally, maganda lang talaga si Ruby sa meta ngayon? Maganda lang talaga maganda lang Ruby kasi isa siya sa mga pinakamalakas na side lane kasi parang walang makatalo sa kanya. Okay. Correct. Ako, ano din eh, pagkalaban mo yung Ruby din kasi, pag magaling yung Ruby, magugulat ka na lang na lalifestealan ka eh. Tingin ng gulat. Hindi kita naman. Hindi kita, pero rinig. Rinig. By the way. Tandaan mo ang Ruby nasa kalendaryo yan. Bakit? Ayoko na. Sige. Basta pagkatapos ng December ngayon yun na lang. Ngayon na. Bakit? Gawin mo. Gawin mo. Ayoko. Tama kami. Bakit, mamaya. Ngayon na. Mamaya. Selena na pick na side ng NXP. Sige. At magaling si Haze gumamit ng Selena. Oy, this is a classic. Classic. Yan, Haze, Selena. By the way, Blacklist with this Nathan pick. Yep. By the way, meron na atang tawag doon sa illusion ni Nathan. Tama ba, Wu? Alam ko, shout out sa nag-tweet sa'yo. Nag-tweet nga. Ang pangalan daw ng illusion ni Nathan ay De Coco. Kasi sila si Nathan De Coco. Your team is okay. Shout out sa'yo, pare ko. Eh. Alam mo, pinush ko yun. Yung Ruby, di mo pinush eh. Basta mamaya na. Pag nandito na si Bossing. Sige, three picks coming in for both of these teams. Rafaela is still in the hands of Blacklist International, but you have the late game Alice for NXP. At ang napakaganda ng sagot ng Blacklist actually, going for the Nathan, kasi pwede ito maging gold lane at pwede rin maging mid lane at pwede rin namang maging jungler. Nakita ko yung jungler Nathan mula sa MPL Indonesia, it works. But all I'm trying to say is, pag late game na, ang Nathan ay may damage output kontra sa isang Alice. At baka ma-outburst pa nga ng isang Nathan ng isang Alice. So, crucial ang Winter Trenchant, which is the natural build order naman para sa isang Alice. But yeah, Nathan, meron siyang solutions sa isang Alice. Pero ang tanong, meron ba siyang solutions sa isang Selena na hahawakan ngayon ni Mr. Haze? Hawak na naman ni Haze, no? Classic to eh. Ang problem ko sa Nathan is napakalambot din eh. Tama ba, Butters? Isang hero na
ang sakit ng damage, pero once na ma-crowd control mo, wala na rin gagawin. Especially with the Alice na nandito sa side ng NXPE, pati yung Selena, it will be kind of a walk in the park para talaga maabot yung Nathan. But at the same time, kung mag-iingat yung Nathan dito, hindi naman din siya ganun kadali mauhuli. And ang nagugustuhan ko kasi talaga kay Nathan is yung idea na ang lakas ng poke potential niya. Yeah. Yung with the first skill na yung superposition. Yung superposition na kapag ka nagawa mo yun or kapag ka natama mo yun ng sabihin natin tatlong beses, baka nadadala mo yung kalaban mo ng ano mo yun? Kill zone na yun. Kill zone na yun Yun yung ano eh, yun yung actually mas takot ako sa Nathan pagkatapat eh, yung first skill superposition, which is I think kabisado ng Blacklist. Remember, si Wise, dati siyang mage lord eh. And sanay siya sa skill shots. At actually, napakalapit niya sa isang skill shot ng YSS. Yung superposition. Yung superposition. So, I think sobrang familiar yan si Wise. But we don't know kung si Wise nga gagamit ng Nathan. Ito naman yung maganda dun sa isang Nathan kasi multi-role din na pwedeng gumamit. Alucard! Okay. This is, what, the fifth or the sixth hero na kakaiba na makikita natin ngayon sa Season 8. Correct. Alucard fourth pick for NXP. Sayang wala si Tads. Paborito pa naman niya yung mga Tadbaliks na mga ano, na pangalan. Si Alucard ang isa sa mga pinakaunang nagbaliktad ng pangalan niya. Ano ba yung original pag binaliktad mo yung Alucard? Dracula. Dracula. Kaya mabilis siya yung lifesteal. Oo nga. Yun yung tinatawag na ano yun? Tadbaliks. Hindi. Gat, ano yun? Gat. God. Basta may something si Tad sa sinasabi ni. Basta, baliktad. Pagka biniliktad mo yung baliktad. That kilab. Balik, that, baliktad. Tads. Baliktad. So, that kilab yung sinasabi that kilab. Niya. Oh. Okay. Kilab. That kilab. That okay. Kilab. That kilab. Okay, lifesteal para sa Alucard pero double assassins. Wow! Blacklist International Aggressive Assassins. Grabe. Para sa kanilang last game. Yung NXP dito parang sinasabi nila, sige mag-pobius ka, mag- di mo mahahabol ang lahat. Sinobrahan nila ng dash. Dash, dash. Dash, dash. Dashing through the snow. At last. Predicted. Yowie setups for NXP. Ganda ng AoE damage. Okay. May control ka mula sa Atlas. Followed up by the Ruby. Pwede nga mauna yung Ruby tapos ipa-follow up din ng Atlas. Sila na ang bahala. Tapos may AoE damage ka mula doon sa Alice. And then you have the Alucard as well na yung walis niyan malaki din. But ako nakikita ko naman dito for the side of Blacklist, one way to contain yung Alucard mismo is wag mo siyang ano eh, i-hold mo siya na hindi siya makagalaw, hindi siya makapalo, hindi siya makapag-sustain. It's one way to do things. Meron silang saber. Okay. It is possible. Pwedeng ma-triple sweep. Well, let's see. Bago to para sa akin sa side ng Blacklist International na kumuha sila ng ganitong heroes. But NXP, ako in terms of lineup lang ha, mas madaling ma-pull off eh. Yung side ng NXP eh. Yeah. Maghihintay ka ng late game kay Hesa, James setup, Yowie setup. Ang bago lang sa atin dito is H2O. Yep. This Alucard. Ayaw mo maglaro ng isang marksman sa game na to. Like going up against NXP, lahat ng heroes ng NXP kaya siyang talunan. At ang pinaka-problema pa ni Wise, hindi siya, jungler siya. So wala siyang retry, wala siyang purify, at wala din siyang flicker. Correct. So nakadepende siya ngayon sa pagdepensa ni Oh My Venus. Tignan natin. Dahil palagi namang protektado ni Venus si Wise. This is the final game for tonight. Blacklist Agents mag-ingay, NXP, EVOS, Aether Clan mag-ingay. This is it. Sino ang kukuha ng panalo? Now, NXPE, kailangan nila umabot ng level 4 dito. Yes, ang dami nilang crowd control potential, pero ang pinakaunang requirement na nakikita ko dun, Wolf, is to get level 4. Lalo na kay James, lalo na kay Yowie. One thing na sinabi ko kanina na ang Ruby ay malakas sa halos lahat ng kahit anong matchup niya sa side lanes, isa sa mga hindi naman lamang sa kanya pero more like hindi niya kayang patayin is the Phobius. Napakakunat, of course, lakas ng poke. And already Edward, napauwi na dito si James. Most likely ay madedenyan ng dalawang minion siguro dito sa may bottom lane.
might even the worst case scenario is mawala din yung XP card. Tsaka tignan mo yung ano, yung battle spells na ginamit ng Blacklist International dito. Kay Haji, tsaka kay Oheb. Dalawang execute. Oo. So alam nila, this is a sustained battle. Hindi niyata nila kaya si Edward dito, even with the Alucard. Dito na si Wise. Hindi nila kinakaya. Hindi kaya. Ang sakit sa ulo. Ang sakit ng ano, ng Dekoko. Oh, Nathan. Dekoko. Masakit talaga yun, pare koy. Triple-double yun eh. Yun yung tinatawag na Prisbee. Kung mga maliliit na shield, di Captain America yun eh. Beyblade. Binabatuan ng plato. Mas tama yung Beyblade. Mas tama yung Beyblade. Na. Oo nga. Beyblade. Platito. Oo. Pwede din. Well, kidding aside, isang mabilis na first blood for the first 2 minutes, libreng Lord para side ng Blacklist. Turtle, that's right. Turtle pala. Turtle. Nakita natin doon sa may bottom lane na in-attempt ni H2 yung Phobius. I really feel na walang hero ay NXP na kayang tunawin itong si Edward. Siguro mamaya pag meron na sila. Kaso habol talaga. Habulin nila. Ah, triple sweep. Grabe, in-out. In-out. Oy, parang nagalit ang Blacklist dito this time. Creating plays. Wolf. Butters, nabanggit nyo kanina, kapag ikaw ay saver, kapag level 4, dapat laging game na agad eh. Wala nang paligoy-ligoy pa. Every time na cooldown yung triple sweep, kailangan meron tayong mapitas. Kapag kayo triple sweep, hindi nagamit within a certain amount of time, you would know na yung team is having problems. Kasi kailangan dapat naka-cooldown yan. Dapat na-utilize yan para kumuha ng mga pick-offs. Correct. And right now, sila Haji, they're having a good time na puntahan si Ruby sa baba at yep, tulungan si Edward na talagang todo makalamang. Yep. Ang pinaka-importante din na gamitin ng NXP is yung kanilang team fight which is coming out from the Atlas. Ang gamitin din nila si H2 pati si Hesa para doon sa may backline saman para hanapin si Wise. Ang tanong, mauunahan ba nila ang Blacklist International? So far, si Wise nakakuha na ng isang assist, one kill as well, tapos meron siyang turtle. Imagine ko anong kinuha niya. By the way, naka-focusing mark siya which is the pinaka-ideal na emblem set kapag ikaw ay jungler. Teka, tama ba itong nakikita ko? Si Wise ay naka-Winter Truncheon. Oh, okay. So ayaw talaga niya magpa-uli. Oh, 3 minutes, 30-something seconds, Winter Truncheon for Wise. So ayaw niyang magpa-setup kay Nayawi. Yes. Ayaw niyang magpa-insta-kill kay H2O. Depensa. Oo. Para sa side ng Blacklist. Ang pinaka ginagawa niya dito para sa akin is, sige, i-dive niyo ako, pero may masisira kayong or masasayang kayong isang skill. Kung papasukin man ako ni Yawi, makita ko na gagamitin niya yung Fatal Links, pinunutin ko to. Yep. Wala na akong talo. And Oheb is slowly catching up when it comes to the farm. Di pala, slowly. Siya lang nga pinaka-farm the hero sa Blacklist. Tingnan natin. Fatal Links para kayo. Oh my god! Akala mo nag-lag pero hindi pala! Tinaas ang kamay mga kaibigan sa Fatal Links pero nawala si AG dito. Counter goes coming in. Demonic Force para kay Edward. Parang nag-TikTok paring Butters. Ang ganda ng ginawa. Hindi niya binitawan agad. Sabi niya, aware ako naka-Winter Truncheon to. Pag nakita ako nag-Winter Truncheon, hindi ko bibitawan. Literal, kakapitan ko lang. Kinapitan niya tapos para silang sumayaw ng samalamig eh. Oh. Op, ibang teka lang klase. Kapatid. Op, teka lang kapatid. Shoutout kay Shay. Let's look at the Oppo instant replay. Ayan na nga, teka lang kapatid. Why still survives dahil sa sustain ni Rafaela at wala din kasing damage. Tapos si Phobius, which was Edward, hindi ganun kadali na patayin at matasin din ang damage out. That replay is of course brought to us by Oppo. And wow, nagulat si Wise dun eh. Mm-hmm. First time natin nakita yung ganung mechanic. But moving forward, Blacklist using that advantage to get rid of the tower in the bottom side. Now, looking at that certain play na ginawa ni Yawi, it defeats the purpose of getting the Winter Truncheon first. Kinuha mo yon para protektahan mo yung sarili mo, pero actually, at the same time, meron din pala silang way para ma-bypass yung mismong protective item na kinuha mo. Yeah.
Although ang naging benefit nga na noon is dahil parehas si Yowie tsaka dun si Wise na nakatigil, nag-TikTok nga sabi ninyo. I would say mayroon 2 seconds na nakakilos doon sila Edward pati sila Owe doon sa may likuran. Kaya yung nga. NXP na habang naghihintay sila, inaatake na pala sila sa Gidly. So NXP, although there are plays like that, kailangan din nilang bantayan dito si Edward. Early stages will belong to the to Edward. Pero ganito din kasi yung game kanina. Ito yun, no? Dito na naman ba yun? Si James Pulado. Sabi ni Yowie, hindi na maulit yan. Fatalings sa dalawa. Pero Pulado ngayon si James. Edward with the demonic force mula sa likod. Slam dunk! Yatap dito ang dalawa sa side ng NXP. Meanwhile, nag-aabol pa rin. Of course, Oheb? Sina Oheb, Yowie. No, ngayon with the super slow. Oheb with the shurikens. Tatlo ang nawala sa kupunan ng NXP. Eyes on my veins. Nabuhay pa si Haji doon. Tsaka ang daming tumatalon. Ang daming dumadakdak. Slam dunk contest MPL All-Star Weekend. Wow! Alam natin si Yowie ay nagpapakita na meron siyang move sa basketball. Oo nga eh. Pero parang mas si Edward din. Si Edward ano eh. Kumakalta. Kasi alam naman natin na ang NXP, lahat sila, lahat ng hero sila may dash. In fact, etong si Ruby, every time nagagamit siya ng skill, merong tatalunan at tatalunan si Edward. That's correct. Also true with Yelly Hayes, pati kay H2. Ang nagiging dilema ng NXP dito, so every time na may pana na tatama, naka-ready yung blacklist for the counter go. Ang ganda ng setup ni Yowie. Ayan, eto na naman. Wise, meron ba siyang Winter Transition for the first time sa wakas? Nakuha ulit si Wise. NXP, same situation as game number one, trying to pick off little things para sa Blacklist International. And we are yet to see H2O go all out. Kasi tatandaan natin yung scaling dito ng isang Alucard pagdating ng late game yan, Manjin Wolf. Alam naman natin yung capabilities niya in terms of the damage output na kaya niyang gawin. Pero correct. Ngayon, tamang trabaho lang. Trabaho lang muna dito as Edward right now. Oh, going in for the vacuum. At si James Pulado. James trying to reach the first kill. Triple slam dunk. Nagmumula kay Edward. Welcome to the Space Jam. This is dance in the dance to the Space Jam. Alright. Ito talaga yun eh. Ito ang tunay na Space Jam 3. Space, ano, tatandaan nyo, kung yung Space Jam 1, si Michael Jordan, yung Space Jam 2, si LeBron James, yung Space Jam 3, si Edward J. Dapadap. Edward J. Dapadap. Tuloy-tuloy yung pagtalon eh. May lahi pa lang. Basketballer. Slam dunk! Sabi ni Yowie, ako din! Taktak ang portion ito! Pero naku po! Wise Pulado, 30 seconds down! Edward, tumataktak pa rin! Shuriken coming up from Oheb! Sabay tatakbo na si H2O! Yung arrow ay sumusunod na, walang nakuha ang blacklist! Pero NXP, buhay pa rin ang lima! Pero again, sila ang dumedepensa! Sinasabi ko kanina na ang problema sa isang Nathan na jungler is wala ang Purify, wala ang Flaker. Pero sabi ni Wise, pwede naman siguro yung Winter Transition. Okay na yon. Okay na yon. However, nabibigyan din ng time ang NXP na mag-setup. And they were able to get a kill. Kaso yun, isang mabilis. Hindi na nakapag-fusion wave man lang si H2O. Mabilis. Mas mabilis pa sa fast, pare. Pasok ngayon si Naesa. Alam mo, kung iisipin mo yung NXP, nagre-react lang sila ngayon eh. Ang problema, hindi sila nakaka-outplay. Nagre-react sila to the point na nadi-disrupt yung position nila ni Edward. But ito ah, kailangan nyo din i-give props. Oh! Mamaya na yung sinasabi ko. Ito si Edward. Iba talaga. Edward J. Edward J. Edward pare! Edward J. Tapadak! Air Edward from Matilda Airlines to Air Edward. Si Air Edward. Let's go home. Let's go home. Manang mana sa Ma'am Shu. I cannot believe my eyes. NXP. We're excited because of the Selena, because of the setup, H2O Alucard. Pero sinusupalpal sila ni Edward at ni Oheb sa ere. Anong regular season? No regular season? All-Star Weekend? This is the All-Star Weekend! Stop the contest! Si Yowie, yung dakdak niya, pa isa-isa lang pa-isa-isa eh.
Ang hirap nito. Si Edward parang tigil eh. Paano nangyari to, pare? Bakit parang NXP kanina pa pressured makakuha ng kill? Yep, I will always go back dun sa fact na yung problem nila is walang papatay doon kay Edward with the Phobius. Si Air Edward. para sa NXP, kaya naman nilang patayin na. In fact, ito si Wise. Kaso ang talino talaga ni Wise. A wise decision to go for... Likewise, diba? Ayoko na na-realize, sobrang grabe pala ng vertical netong batang to. Grabe yung vertical leap. Hoy, pero ah, kanina guys, game 2, ganito ding sitwasyon ng NXP. Oo. Hindi mo pwede paring balik... Kumbaga, hindi mo pwedeng baliwalain ang kapangyarihan ng setup. NXP with the TE's Pogi once again. But the problem here is... Tignan nyo rin yung ano, battle spells, so execute, double execute pala to. Yep. Tapos flame shot. Panapos din talaga. Panapos pala talaga. Well, actually, para sa isang saber, na part talaga din ng combo na mag-execute ka para just to make sure na makakuha ka ng isang kill kahit under the turret. Correct. Tsaka mag-out. For Oheb, meron siyang choice na gumawa sa purify kaso parang ang ipo-purify lang niya dito is probably yung stun ni Selena o kaya ni Yawi. Pero mas maganda yata din na tuluyan na nila yung kalaban before that happens. Here we go. Ito na. Is this the final fight? Edward again. Trying to attempt. Si Oheb lumilipad eh. Sabi naman dito, of course, ni Esa, saglit lang. Ako din may Winter Truncheon. Depends sa para side ng NXP. Yung Lord ay umaatake na doon sa base. NXP. Ultimate defense of a lifetime. Lumipad na din si Oheb. Ito na yung slam dunk ni Yawi. Sa wakas sa kuwa. Nawala. Edward is down. Yawi with a clutch time catch to save NXP from defeat. Black by Yawi. And then NXP, humihinga pa sa laban na to, all thanks to Yawi. Katulad nga na sinabi mo kanina, nagsimula yung game number 2 na ganitong-ganito din. Hawak din ang blacklist ng early game at nakahanap yung NXPE ng moment of brilliance. Correct. Ika nga nila. Correct. Para mabaligtad yung laro. Ngayon, ang tanong, yun ba yung moment of brilliance na yun? Ang hirap, kaibigang Butters. Ang daming setup sa side ng NXP. Nandyan si James with the I'm offended. Nandyan yung Fatal Links. Even H2O can initiate with the fission waves. You also have the arrows coming out from Yelly Haze. But again, parang hindi nga umaabot sa point na sunod-sunod dapat na laban. Pero ito na yung tunay na laban talaga. Napapalife sin na ngayon si Oheb. Pero nako, yatap si Oheb. Ito na naman si Edward. Slam dunk. Sa dalawa, sa tatlo. Gawin mo ng apat. Gawin mo ng lima. Talon! Come on and slam! And welcome to the gem! Masyado nang napalapit sa lima. NXP. Five. Ano yun eh, kumbaga yun yung pagtalo ni LeBron ni lima? Pinaibman defense, man. Nangyari na to talaga kay LeBron eh. Nangyari na. Hinawakan na siya eh, kumbaga. Tapos hindi pinasa. Parang si Kobe tsaka si Michael Jordan. Titira pa rin. The space siya. Kapag kailangan na gawin, ipasa mo dun sa pinakamagaling na player. Oo. Ibang klase itong si Edward. Nakita mo yung ginawa ng NXP? Nakita nila sa ere. Uy, lumilipad. Uy, na. Tabi-tabi na. Bahala na kung sinong tamaan. Sige, ikaw. Ito, tatlo. Yeah, yan, natalo no. Pwede na. Iba din talaga, pag-phobius ka, kailangan medyo may patience kay. Kasi hindi ka pwedeng, basta nakita ka na may nag-dash, tatalunan mo na kagad. Oo. Eh, kaso, ito na yun eh. May nakil naman si Edward. All-Star Weekend na eh, sabi ni Edward eh. Kailangan nila mag-ingat. Your airness. Kasi Edward. Ang gagawin ng NXP dito, pare, iti-take advantage nila yon tapos ipapanish sila. Tignan mo, unti-unting nagkakaroon ng gold ang side ng NXP EVOS. Tama. Kanina lamang ng halos 8,000 ang side ng Blacklist International. Now it's down to about 6,000. And we are always still in the contention na pwedeng mag-land si Yawi ng magandang ultimate. 0-0-6 so far. Again, ay nako, si Venus pa. Pwede ring tamaan ng pana. Look at that. This is where NXP is
so great yung mga ganitong late game decision making. Tama ba, Butters? Mm-hmm. And makikita nyo naman sa kanila na kapag ka nakuha na yung late game, there are times na bigla na lang nag-iiba yung mode or nag-iiba yung mood ng NXPE. Parang, alam mo yon, mas gusto nila pag napipressure sila. Well, let's see. We have a breather. We have a timeout. 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 Substitution. Sabi dito ni Midnight. Coach, rep, I want a timeout. Timeout. Si Midnight. Tapos nakatayo sila, tapos nagdi-discuss sila. Tapos si Edward ngayon minamasahe yung paa. Talon ka ng talon, nak. Sobrahan. They're going back to the locker room. Nagbaliktad ang kalaban si Midnight sa NXP. Sino si Bonchan? Si Phil Jackson. Si Phil Jackson. Si Dexter ang analyst sa ano eh, sa Blacklist eh. Oo eh. So siya yung dapat nga pala si Zico. Ang Zico. Sa NXP. You go here, you go there. Ganitong plano. This is the plan. Edward gets the ball. Stay five-man defense. Okay. Nag-usap na. So pagka limang, pasan nyo kay Edward. Pagka hindi, pasan nyo pa rin kay Edward. Guys, kidding aside, no, natutuwa lang kami dito sa final game. But what we're saying right now is, this is the first time na nakakita tayo ng, I think, Blacklist na ganito ka-aggressive. Oo nga. No, parang lagi natin nakikita yung UBE. And with this, NXP, hindi kasi malabong makambak ng NXP to. Kapag nakakita pa tayo ng mga ganong pasok, over-extension, mula sa side ng Blacklist. Kasi just like game 2, nakambak ng NXP eh. Yep. Remember, isang misposition lang dito sa side ng Blacklist International, pwede sila ma-5-man, 4-man, Fatal Links. Eh, hindi lang Fatal Links. Diba? I'm offended. Vlad O. Lahat yan late game eh. Mm-hmm. Ang daming pwede. At tatandaan natin na kapag nagawa nga ni Yahweh yun, there are more layers of control. Yep. Yeah. Madami pang control spells or skills na pwede gamitin yung NXPE. Tignan natin. We're heading to the fourth quarter. Okay. We're heading to We're heading to the fourth quarter of the game. Ito na. Tignan natin kung may mag-i-intentional foul na dito. Galit. Kumbaga, nagkasabihan na sa locker room eh. Ito na magaganap. Yung Lord ay umaarangkada na. Look at the items right now. Ultra late game na tayo, guys. Oh. Full pack na winter truncheons all over the place. May mga immortalities na rin. Wise, holding that genius one rin na Divine Glaive na alam naman natin ay combo talaga yan para sa isang Nathan. Question is, paano ang atake dito? Isa na lang ang Toring nakatayo para sa NXP at there ng mid lane. Here we go. Inukuha na ngayon ni Edward, pati ni Omay Venus. Here we go. Hindi nagpapakita si Wise. Oh, likod lang. Depensa ngayon sa side ng NXP. Triple sweep nilagay dito. H2O, merong immortality. Haji. Napalapit, arrows coming in para kay Yelly Hayes. James, trying to set up something. Yun yung flowing blood na meron ngayon si Hessa. Pokes coming out from both of the teams. Dumikit ang NXP sa kanilang base. And we're back again, guys. Sa reset. Back to a reset. Oh, overtime. Nakita natin yung wave clear coming out from NXP and the Blacklist International fully respecting yung mga magagandang mga crowd control from NXP like yung Fatal Links. Actually, kahit yung mga pana ni Yeri Hayes, kailangan din lang respetuhin. Kaya wala din talaga nag-overtime muna sa side of Blacklist International, which is naturally what they should be doing sa ngayon. Yeah. If you are NXP right now, kailangan nakafocus ka talaga, tingin sa base, tingin sa minions, dahil hirap din ang Blacklist tumapos eh. Tama ba, Butters? Basically, kailangan mo kasing tignan dito or alalahanin na kung ikaw si, kung ikaw si Wise, kahit gaano kataas yung farm mo dito, you're only one blood owed away or blood owed away or sabihin natin, one Fatal Links away. Correct. Na pwede kang ma-pick off agad. Correct. Ito pa yan. 18 minutes na tayo. Malapit na yung TikTok timers. Correct. Na tinatawag natin and crucial nang magkaroon ng death sa ganitong situation. Winter truncheon available para kay Edward. Makapag-exhibition na pagka-slam dunk. May tricks. May tricks na sa ere. 360, no? Pwede ba siya mag-winter truncheon habang nasa ere? Yung Pobius? Parang hindi yata. Pipigilan mo yung pagbaba mo, no? Tapos pag nawala yung winter truncheon, matutuloy. Medyo madaya.
Mapampig ka sa Eric. Mapampig mo. Di alam nung NXP kung saan ka bababa. Tignan natin. But I don't think so. Look at this. When it comes to the damage, nag-transition na tayo na manggagaling yan kay Haji or kay Oheb. And Oheb, so far, kanina ginagawa nila yung, ina-attempt nila na patayin si Hesa gamit yung kanilang combo tapos magdo-double execute sila. Correct. But they weren't successful. Men, ang yaman. Ganda na rin depensa kasi ni Hesa. Ang ganda ng depensa ni Hesa. Tignan mo kung gaano kayaman si Hesa. O, pinakamayaman ngayon sa NXP. Oh. And kailangan mong respetuhin ang isang Alice. Bakit? Sa ganitong situation na late game, lahat ng orbs, yung 9 orbs, laging 9 orbs na si Hesa. Dahil lahat ng minions mapupunta na sa kanya. Mm-hmm. And ngayon, kung makikita mo dito, onto the side of NXP, it's all about the team fight for them. Eh. But for the side of Blacklist, nakikita ko pa rin sa kanila dito na they really just want to go for the pick-offs. Pero kasi wala na talaga nag-iisa dito sa side ng NXP. Hindi na rin sila, hindi na sila naghihiwalay. Eh. Sila yung nag-ultimate bonding experience ngayon. Kaya nila eh. Kaya ng NXP eh. Blacklist ang nag-iingat this time. Lord Fight, oh my Venus, getting poked. Pero syempre, Rafaela yan. Tingnan nyo dito si... Conceal, don't kill. Pwede nagtatago doon. Ang bilis nung ano, ang bilis nung Atlas. Conceals coming out from NXP. Kailangan din nila mag-worry sa kanilang ano eh, base. Kasi mahirap makipaglaban kapag mega minions eh. Pwede kasing i-bait lang to ng Blacklist International. Medyo nasasaktan si Wise doon sa Lord. Ginajuggle niya lang, nagja-juggling oh. Okay. Parang ano lang eh, at this point yung mga term sinasabi ng mga players na pinapatunog lang yung Lord para yung NXP kailangan nila i-check kasi sure ba ang NXP na tinutuloy ba ni Wise yung Lord or nagpo-poke lang ba siya? And Wise can actually do this over and over again. Si Yawi at si H2. Ito yun, parang tignan mo nahatak talaga yung NXP papunta dun sa Lord area. And to support the fact na sinabi mo yun, Wolf, kung mapapansin mo, pinapatunog nila pero nasaan si Oheb? Nandun siya sa may baba. Naghahanap siya ng way para makapag-push at ma-shove yung lane papunta dun sa side ng NXP. Binibait. Guys, samahan nyo kami sa paghinga dito sa Lord Dance, Lord Attempt na binibait sa game na ito. NXP scouting this Lord. Ayaw nilang ibigay. Sino ang unang magiging impatient na lalabas? This is the freezing of the lane na ginagawa ngayon ng Blacklist International. NXP, naghahanap ng tempo. Hindi na nagmamatter yung goal dito kasi halos parehas na lang din. Kahit lamang yung Blacklist International ng 3K. Yawi. Pa rin, Yawi! Ang pinakaunang atake si Yawi. Si Haji ang kanilang main target. Nagkabit-abi na ngayon ng NXP. Blood, oh, flowing blood. Lahat-lahat na. Vision wave. Si Haji ang unang mawawala. Pero may mortality din mawawala sa side ng NXP. Pero buhay pa rin ang apat na side ng Blacklist International. Ito na mga slam dunk in. Oh! Slam dunk 1. Slam dunk 2 and 3 and 4. Edward, your earnest. Pulado si James dito. Vacuum in. Hila para kay James. Lifesteal para kay James. Wala si H2O for 67 seconds. Habang nandito si James na pumipilit tumipensa. Balagbag Esports. Oh, Hesa! Sabay si Hesa. Hisa-hisa lang. Paano mo nga naman talaga isusolve ang problema? Hisa-hisa. Pero si Edward ay inisa-isa na rin sila. Immortality, bumili na si Hesa dito. The ultimate NXP defense. Sabi ng Blacklist International, dalawa na lang kayo. Apat pa kami. In, out, in, out. Sabi din dito ni Oheb, kalahati na. Almost half. There you go! Blacklist International pa rin ang magwawagi.